sa ating lahat. And my name is Mildred ng Dreads TV Rooftop Gardening. And welcome back sa aking Munting Channel. So guys, ang aga kong nakaakyat dito sa aking rooftop kasi kaninang mga 3 a.m. grabe yung ulan. Sobra talaga. Buhos as in. So nag-alala ako sa mga ibang halaman ko na may mga malalapad na dahon. Gawa nga ng syempre, maliban sa malalapad na kung napatakan pa siya ng ulan, sigurado bibigat. So yun nga guys, hindi nga talaga ako nagkamali. So ipapakita ko po sila sa inyo. At sabayan ko na din po ng kaunting pag-aayos pa dito. Doon nakapag-ayos na po ako, i-share ko po yun siya sila sa inyo. Ngayon, ang ipapakita ko po ay yung nangyari sa ibang ang mga halaman ko doon. Hindi naman talaga sila na damage, yes. Pero guys, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyo po akong kalimutang i-subscribe. Pindutin niyo po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga upload pa pong mga videos. So let's go guys! So ito nga siya guys, ang nangyari. Buti na nga lang po, hindi masyadong malakas si hangin. Ang ulan lang po, parang ang lalaki po ng patak ng ulan kaninang madaling araw. So ayan nga ang nangyari kasi siyempre alam natin si rubber tree na medyo mabigat ang dahon niya. So kung napatakan pa siya na mapatakan ng ulan, lalo po siyang bibigat. So ayan, buti na lang, good thing kasi may nilagay akong ano dito, tawag dito kawayan na harang. Doon may harang din yan doon sa likod. May harang dito so hindi sila nagtuloy-tuloy nung tumumba na. So ayan. Ating mga tatanggalin po muna kasi kawawa po itong aking ano, oh, naghihingalo na nga po itong aking Big Roy. So nadaganan pa ni Black Friend. So ayusin po muna natin yan sila guys. Yun. Ayun, so ito si Black Prince ko guys, oh. Noong napunta to sa akin, ganito lang yung mga dahon niya guys. Ito lang, oh. Ayun lang, oh, maliliit lang. Pero tignan niyo po siya ngayon. Ayan na siya, oh. Ito yung ano dati. Ito yung sobrang mahal dati. So sabi ko, sa susunod siguro magmumura din yan. So makakabili din ako niyan. Good thing, hindi ko po siya binili. Dahil sa sobrang pagmura na po ng mga ganito, binigay na lang po siya sa akin. So ayan, inalagaan ko. Ayun, umuulan na naman siya. Ayan, so tatabi po muna natin ito, ha? Kasi aayusin natin yung mga ano, mga tali. Gawa nga ng baka. Straw lang kasi ito siya, guys. Baka bumigay. Ayun. Ayan, oh. Ito yung ano, guys. Ito naman. Ito yung ano. Ito yung talbos. Kung nanonood po kayo sa aking mga video, sa aking mga ina-upload, ito yung talbos nung aking minarkot. Ito siya. Oh, tangkad niya na guys. Oh, ayun oh. Diba? At ang lalapad ng mga dahon. Tignan niyo naman po ang mga dahon niya. Ayun oh. Ayan. So, atin muna silang ipagtaratabi. At ay, ayun. Yan. So, ito yung mother nung aking ipinakita. Ito yung kanyang nanay. So, tingnan nyo naman guys. Oh. Ayan oh. Ang laki na. Grabe. Dalawang sanga. Tatlo. Ito lang yung isa. Medyo na ano siya. Ayan. Ito yung isa. Ayan. Nagkaroon siya ng tatlong sanga. Ayan yung pinagmarkota natin guys. Oh. Ito oh. Kita nyo po ba? Ayan yung pinagputulan natin ito. Ito oh. Ayan oh. Yan. So ayan, nagkaroon siya ng ugat. Kita niyo po ba? Nagkaugat siya. So baka gusto na naman niya ulit na magpakat, magpaputol ulit. So titingnan natin. Titingnan natin 'yan siya. Ayan oh, ang laki niya na guys. Ang tataba oh, purya usok, purya buyag. Ayan. So ibababa po muna natin sila. Kasi aayusin natin yung kanilang pinagpatungan. Yung aking mga kalamansi dito guys, nag-worry ako kaninang madaling araw kasi sa sobrang lakas ng ulan, lalo na si kalamansi ko, hitik sila sa ano ngayon, sa bulaklak. So nag-aalala ako, wow, si kalamansi, ang dami pa namang bulaklak. So kung patuloy na babagsakan ng ulan, syempre, malalaglag at malalaglag ang mga bulaklak. Pero
hindi po sila nalalaglag. Ibig sabihin, matibay po sila talaga. So, matitibay naman po talaga ang kalamansi. Pero ang bulaklak nila, medyo ano tayo doon. Buti na nga lang po, puro ulan lang, walang hangin. Kasi kung may hangin, wow, sigurado na ubos ang bulaklak ng aking kalamansi. Ayun, oh. Ito yung isa guys, na pinaplano ko pang imarkot. Kasi tignan nyo naman yung ugat niya guys. Oh, grabe na, oh. Mm. As in, yung ugat niya para na talagang ano, oh. Mm. Maliit lang kasi to siya na ano, hindi siya ganun kaliit. Pero, yung katamtama lang. Pero tignan nyo naman, ang tangkad niya na, oh. Ayan, oh. Ang ganda. So, katulad nga ng sinasabi ko, hindi tayo pwedeng tawag na ito, magpatangkad ng rubber tree na single lang siya, isang ano lang. Kailangan talaga natin siyang ikat para po magkaroon ng sanga katulad nitong isa. Kasi tingnan nyo po ito, medyo habang patangkad ng patangkad. So, nangangailangan to siya guys ng, tawag na ito, nangangailangan to siya ng support, bamboo stick or kahit anong kahoy man lang po ang pwede natin ma-support sa kanya. Kasi hindi po ito, ano, hindi po ito matibay, do kasi mabibigat ito guys eh, ang dahon niya. Ang kapal at ang bibigat ng mga dahon niya. So, kailangan talaga, kasi luluyok po ito guys, katagalan. Mag-go down ito kapag kawala po itong suporta. So, instead na suportahan ko siya, ikakat ko na lang para magsanga siya ulit katulad ng isa. At dadami pa ang ating rubber tree. Yes po. Yan. So, kawawa naman yung aking big roy. Yung aking big roy guys, hindi ko na siya maintindihan. Ewan, hindi po talaga kasi ako maalam mag-alaga ng mga masyadong alagain. Sabi nila hindi po ano, hindi po mahirap alagaan ang mga aglaw, pero mahirap po talaga katulad po nung aking rich red, Fuji red. Ayun na, sa awa ng ano ng mga halaman eh, na-deads na siya. So, hindi po talaga ako ano, ang napabuhay ko lang po talaga at naalagaan ng, do hindi ko naman talaga sila inaalagaan na ano talaga, dyan lang sila. Hindi po namatay ay yung aking mga pink cochin po, yun lang po yung medyo matitibay sa akin. Yes. Guys, may bago ko sila i-arrange dito sa aking ano, kasi tatalian ko po yung kawaya na aking ginawang suporta. So, magpapaikot lang po ako ng kaunti dito guys, kasi merong kaunting pagbabago dito sa aking third floor. Simula nga po nung nag-umpisa yung ulan-ulan. So, ito nga po yun siya guys. At nakapag-ayos naman ako dito kahit paano. So, let's go guys. Mag-ano lang tayo. Ah, kunting tour lang po, kunting paikot lang sa aking mga kahalamanan. Okay, so ito nga yung sinasabi ko guys na pagbabago. Hanggang ngayon wala pa din pong ano, wala pa din pong floor mat itong aking part ng third floor dito. Pero mas gusto ko siya yata guys na wala talaga siyang floor mat, kasi katulad nitong maulan-ulan, medyo tumatagas po diyan yung tubig from the dingding. Yes, so yun nga po, ang ano nito is, sabi ko nga, magpaplano kaming ipapagawa yan. So, medyo nag-iipon pa po tayo ng budget para dyan. Okay, ayun, pagpasensyahan po ang ingay ng aking mga alaga. Kanina ang tahimik nila, ngayon nag-umpisa ang magsalita. Ah, nakikipagkompetensya sila sa akin. Gusto rin yata nilang mag-vlog. Makukulit sila guys, yan. Okay, so, simula tayo rito. Itong aking sensation, ayan, dyan ko siya nila guys, parang ginawa ko siyang ano dito sa aking Cleopatra, ayan, na parang dagdag ano na din, kaaya-aya sa paningin. Tapos si aking si, ano ba tawag dyan sa halaman na yan, Forever Rich, yes, ayan, katabi niya si Watermelon, ayan. Tapos yung aking Psyllium, ito po siya, Psyllium po yata, also known as sahod yaman. Yan. Mataba to siya dati guys. So, medyo nabilad siya dun sa bubong. So, ayan. Medyo nagkurikot ang kanyang mga
dahon. Tapos ito siya ay si, ayun, Milaloni po. Ayun, ang lalapad na ng ano ng Milaloni ko, guys. Ang dahon. So dito ko muna sila nilagay kasi nagsimula po nung nag-ulan-ulan, ipinasok ko po muna sila dito gawa nga ng baka matunaw. Kasama nito si sa tabi niya si Green Cardinal. Ayan, pinasok ko po sila dito. Ang kainaman nito sa aking Green Cardinal, guys, ang bilis niyang magbigay ng dahon. Yes. Ayan, tapos katabi niya si Monstera Deliciosa. Ayan. Ang Monstera Deliciosa ko, guys, nung napunta to sa akin ay dalawang dahon lang to. So, ngayon apat na siya. At parang nakakakitaan kong buntis na naman siya. So, mag-aano naman yan siya, guys. Mag-another dahon na naman. Yan, syempre si akin si Alucaria. Yan. Do si Alucaria, guys, hindi to siya talaga ano na dapat sa init talaga to siya dapat. Pero since puno ano na siya, basang-basa na talaga siya ulan sa ulan. So pinasok ko siya diyan. Katabi niya si ayan, si aking Bilitay. Ayan, yung aking Black Cardinal, guys. Ayan, dito ko na pinasok ko na sila. Syempre pa dito sa side na ito ay yung aking mga snake plant katabi ng mga tawag nito cactuses ko, ayan. Tapos dito sa ibaba, ayan, kung napanood nyo, guys, yung aking pagmarkot, ay nakatutuwa naman ako, nagmarkot po ako, diba? Ay no, hindi ako nagmarkot, nagripat, sorry, nagripat po pala. Nag-aalala ako kasi sabi ko baka mamatay kasi wala talaga akong nakitang ugat, guys, sa aking tinanggal na bromeliads. Pero ayun siya, guys. Goods na siya, hindi naman siya na ano, buhay naman. Tapos ayun yung isa. Ayun. So nabuhay sila, guys. Ayun, pinagtabi-tabi ko sila diyan. Akala ko kasi mamamatay sila kasi wala nga pong ugat na nasama or hindi pa siya nagkaugat, nilipat ko na. So ayun. Buhay naman sila. Thank you naman at sila ay nabuhay. So dito, ito si aking anong tawag sa iyo kasi. Ayun oh, ang lapad niya na, guys, si Blizzard. Ayan. Binaba ko siya. Doon yan siya nakaano, nakasampayan siya doon. Pinalitan ko siya kay Queen Elizabeth. Ayan. Tapos dito ito si aking ayan. Ang lapad ng mga ano niya, guys. Oh, ang aking tawag nito, Diphin. Ayan oh. Ang tangkad na, ang lalapad pa pati. Ayan, tapos sa bandang itaas niya ay si aking mga spider plant and yung aking fern na variegated. Variegated yan, guys. Ayan, oh, ang ganda tignan. Kung pakatitigan mo lang talaga siya. Ayan, ang ganda po, ano? Oh, diba? Ayan, fern at saka spider yung mga nakahang dyan. Tapos yung dito sa ilalim, ito siya. Ayan, ang ganda nito, oh. Tignan mo ito si aking bird's nest, guys, kasi nilagay ko to siya doon sa ano, sa gilid, sa may alambre. Na sobrang init na sunog siya, oh. Ayan. And then aking si Queen Elizabeth. Ayan, si Queen Elizabeth ko, guys. Ayan, ang bago na naman niyang dahon. Ayan, oh. Love na love ko talaga 'yan si Queen Elizabeth. Gawa nga ng ang sobrang sipag niyang gumawa. Or ang sipag niyang magbigay ng dahon. Do hindi naman niya nagbulbulaklak, sa dahon lang po talaga tayo diyan nag-i-enjoy. So good thing na masipag talaga siya, masipag siya, guys. Ayan. Tapos dito, ito yung aking mga aglaw. So yung bakanting pwesto na 'yan na inyong nakikita, ayan po yung baka pwesto ng rubber tree na ibinaba ko po muna. Yes, tapos yung dito sa ilalim, ayun yung aking mga pink kuchin. Yan, tapos ito si nakalimutan ko to siya. Dito ko muna siya inilagay. Kasi sabi ko mukhang naano kasi ako nito, guys. Nawawalan ako ng gana kasi tingnan niyo naman yung kanyang nagiging dahon. Ang kurikot pero alam ko malalaki to, guys. Pero ito feeling ko malaki na to, itong bagong dahon niya. So diyan ko muna siya itinago. Para kahit paano maiba naman yung kanyang dahon. Tapos ito si Adansoni. Tapos ito yung gusto ko sa lahat ano dito, guys, eh. Kagandahan nito. Ayan. O, diba? Ang ganda nito. Ayan. Siyempre, siyempre pa. Si aking Gloriosum na malapad ang dahon. Ayan. O. So, magbibigay na naman po siya, guys, ulit ng bagong dahon. Ayun, o. Ayan, o. So, magbibigay ulit siya ng malalapad niyang dahon. Ayan, tapos itong aking mga pothos dito, ayan. Tapos si bougainvillea ko, guys, ayan, hindi na siya nagbubulaklak, gawa nga ng syempre tag-ulan na.
Hindi na kasi ang bougainvillea naman guys, isa init lang talaga yan siya. Tapos yung dito na side, ito, yan. Yan po yung aking mga diphene dito. Yan. Ibang diphene ko nandi dito. Ang ganda ng ano ng diphene guys, oh. Ayun oh. Ayun tapos ito, ayan. So pag nagsawa na po ako doon sa baba, sa mga pinang display ko sa baba, ito sila pwede kong ipalit. Kasi naka white pots na yan sila. Ayan, mga yan. Lalo na ito guys, oh. Oh, ang ganda oh. Mm. Ah, oh, tingnan kita, oh, di ba? Ayun tingnan niyo po oh. Umagladlad to. Ang ganda nito. Umagladlad na to siya. O yan. Wow. O di po ba? Ang ganda. Mm. O di ba? Mm. O ang ganda. Di ba? Nakakatuwa. Ayan. Wow. Ang ganda ng detalye ng dahon. Do simple lang silang mga ano, simple lang yan sila na mga diphene, pero kapag naalagaan po, nag-iiba po yung mga ano, nag-iiba po yung kanilang mga variegation sa kanilang mga dahon. Kasi tignan nyo po, oh, medyo ganito pa lang po muna, hanggang sa ito, nagkaganito na siya, ayan, ayan, ganyan lang muna, pero nung ito na yung susunod niyang pinaka-talbos ng dahon niya. Ayan, ang ganda na guys. Oh. So, hindi ko muna siya ladlarin ha, kasi baka mabigla o oh, kawawa naman. Ayan, oh. At saka malapad yan siya guys na dahon kasi tsura pa lang po. Yes. Oh, so, dito, diphene din ito. At saka ayan, ayan. Okay, so aking malunggay guys, ayun, nagdahon siya ulit kasi naulan-ulanan. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na wait lang ha, tabi muna kita. Ayan. Na yung aking mga kalamansi, nagbubulaklak kasi siya. Nung nakaraang mga araw, nakita ko to siya mga nagbubulaklak. So, nung umulan ang umulan kagabi, nag-aalala talaga ako kasi sabi ko nga po, baka masi mga ganda laglag yung mga dahon. Pero, andyan pa naman po, ayan, mga bulaklak niya guys. Oh. Ayan o, oh. Yun, meron pa doon sa dulo. Ang bango ng bulaklak ng ano, parang sampagita. Yes, parang sampagita po. Tapos, ito, dito, ayan. Ito yung ano, ito yung kalamansi ko na nakatanim sa white na hindi masyadong nagbubulaklak. So ngayon guys, nagbubulaklak na siya at nagbubunga na din kahit paano. May mga bunga naman siya. Ayan. Ayan, hindi po katulad nito na ayan. Nagbulaklak na naman po siya ulit. Ang dami na noon po niyang bulaklak ulit. Ayun po oh, hanggang doon. Ayan. Hindi pa po namin maubos-ubos yung kanyang bunga. Ang dami niyang bunga, guys. Ayan. Oh, di ba? Mm. Ito nasa ibaba oh. Bunga niya pa ito. Ayun. Ayun. Oh, di ba? Ang dami. Tapos itong isa, oh, kita niyo po oh. Nagkandahinog na nga lang po yung iba oh. Hindi po talaga namin nauubos ito oh. Nagkandahinog ito pa yung isa oh. Mm. Nagkandalaglag na lang nga po. So, siguro mamaya bago pa umabot sa ganyan yung aking mga kalamansi, itong mga malalaki na ito, itong mga to, pipitasin ko na. Yes, para mapakinabangan kahit gawin man lang nating kalamansi juice. Yes. Okay, so dito na side, ito. Ayun, yung aking ito guys, ang aking air plant na ito. Ang ganda nito eh. Ayun oh. Hindi ko lang alam. Ayun, marami na siya. Hindi ko siya napapansin dito, guys. Ang dami niya na palang ano oh. Ang dami niya na palang suloy. Ayun, ang dami niya ng ano, bagong tubo. Ayun, kita niyo po ba? Ayun oh, tignan niyo po. Ang dami niya na palang tubo. So, hindi ko lang siya pinansin-pansin dyan. Hinayaan ko lang siya dyan, guys. Ayun o, ang dami niya na palang ano. So, sa mga susunod na araw, ikaw naman po ang gawin kong content. Ayan. So, ayan. Kung tutuusin, guys, kahit ganito lang, kasimple, yung ating halamanan, ang ating third floor, magkakaroon at magkakaroon po tayo ng content kahit paano. Yung pag-upload ko po ng pagluluto ko ng aking laswa, do hindi kasi hindi nga po ako makakit dito kasi sobrang kalat, may mga ginagawa kasi dito. So hindi ako makapag-content, gawa nga po ng sabi ko nga eh nakakahiyang ipakita kasi ang kalat as in. So noong pag-upload ko ng pagluluto ko ng laswa, sabi ko kasi para hindi man lamang ako masiro, medyo matagal-tagal bago ako nakapag-upload. So, ayan. Yan ang aking susunod na gagawin. Yung aking air plant na yan. Alam nyo guys, yung air plant na yan. Kung panoorin nyo po ang mga video ko, may in-upload po akong
video niyan na makikita, kung saan makikita ang kanyang bulaklak. Panoorin nyo guys, maganda po yan, ang kanyang bulaklak. Panoorin nyo po kung saan po tumutubo ang kanyang bulaklak. Yes, yan, bulaklak niya yan, pero may sorpresa pa po yan guys. Panoorin nyo na lang po kung saan, kung paano. Yes, ang bulaklak niya talaga. So ito, ayan, si Croutons, ayan. Tapos dito, si Brazil, Philodendron Brazil. At yung aking si Marble Queen na Pothos, na hindi ko na maintindihan. Ayun! So, ito na nga siya, guys. Ito yung sinasabi ko. Na ito siya, nagtataka ako, ganito yung mga dahon niya eh. Kasi nga, Marble Queen siya. Pero, ayan, na ganyan yung dahon niya, nag-green. Puro green po. Pero ito siya, ayan. Ito yung dahon niya ulit. So, bumalik siya sa kanyang pagiging ano ulit ang tawag diyan sa ano na yan, basta hindi ko maipaliwanag. So bumalik siya ulit sa kanyang dating dahon. Ayan, and then ito siya dito guys, ito ayan oh, kinat ko to siya guys, ayan, kasi hindi na kaya ng pulang hanggang dito lang. So ayan, kita niyo po ba yung pinagputulan ko? Ayan, so may bagong tubo na naman siya guys, ayan. Yung pinagputulan ko niyan guys, andun, tinanim ko, sinama ko dun sa isang malaking paso. Kasi since malaki naman yung paso, dinagdag ko siya dun. Ayan, and then si aking Enjoy Pothos, ayan, oh, nag-go down na siya guys, ayan oh. Nag-go down na siya. So, hayaan lang muna natin siyang ganyan. At pag-isipan ko pa kung paano ko yan siya pagandahin pa lalo. Ayan, and then syempre si Carabao Head. Pinagtabi-tabi ko yan sila dito guys. Ayan, si Carabao Head, si Florida Beauty, tapos dito, yun si Carabao Head na maliit din, at si, anong tawag nito, si Squammy, ayun, napalapad ko din ang dahon ni Squammy ko guys, ayan oh, akala ko hindi ko siya mapalapad, kasi ganyan lang guys eh, oh, ayan lang yung dahon eh, nung napunta sa akin, sabi ko parang nakakaano naman nito alagaan, so ayan, napalaki ko siya, napalapad ko siya, wag lang po tayo mawala ng pag-asa. Tapos ito sa tabi ng aking Enjoy ay si Bigunya po baga ito. Yes. Ayan, nagbulaklak siya guys. Oh. Hinayaan ko lang siya dyan. Ayan. Ayan. O, oh, diba? So, dumami. Isa lang yan. So, dumami at nagbulaklak. Ayan. Tapos si Dark Lord ko. Ayan, si Dark Lord. Tapos, syempre pa itong aking. Ayun, dumilim na naman ulit guys. So, ibig sabihin, bubuhos na naman si ulan. Ayan. Yung aking kinat, Ayun na nga, umulan na nga, diba? So, ang aking si Green Orlando, Giant Green Orlando ko guys, so ito na siya, oh. Yan. Yung aking kinat, oh. Yung mga ano, dito ko siya pinwisto. Ayun, tapos, ayan, magdadahon na ulit siya guys, oh. Ito, mula nung nilipat ko, ito na yung bagong dahon niya, pangalawa niya na po yan. Kasi nung nilipat ko siya guys, ang dahon niya is 1, 2, 3, 4. Yung pang-apat po ito, oh, pinutol ko na lang yung sira niya. Ayan, ito. Oh. Yan. Tapos, dito sa loob ay ang aking mga, tawag dito, Burly Max. Yan, yan sila dyan. Ayan. Tapos ito si, ayun, oh, diba, medyo nasira yung kanyang bagong dahon. Ayun, yung aking Paraiso Verde. Ayun yung kanyang baby. Kasi ito na yung mother. Yan yung pinagputulan ko guys eh. Ayan o. Oh. Ayan. So, yun yung baby niya. Yung nakatanim sa malaking paso. Ayun. Tapos, yung mga money tree ko dyan. Ito siya. Ayan. So, ilalabas ko din to siya guys. Katagalan. Kasi ang ganda din ang bulaklak na ito. So, ilalabas ko siya pag hindi na maulan. Ayun. So, dito. Ayun. Ang aking mga yung aking mother ng aking Green Orlando, Giant Green Orlando, medyo ayun guys oh, yung mga dahon ng Orlando ko medyo parang patabako na. Yes. Paano na siya, pa-dry na siya. So pero may mga bago naman siya guys na ano oh, mga dahon. So sa susunod na mga araw tatanggalin na natin 'yan sila diyan guys. Ayan. So yung isa, katulad ng isa ayun, kumapit na siya oh. So hayaan ko na lang sila 'yan diyan. Ayan yung ibang mga halaman ko dyan sa aking bubungan. Ayan. Ayan. So, hanggang dyan ang aking mahalaman simula dun sa kabilang side hanggang dito. Siyempre, ito yung aking mga ano. Ayan yung mga alaga kong ang iingay. Ayan. Kapag nagsasalita ako, nagdadadaldal din sila. Ayan. So, never mind the sinampay guys ha. Kung nahahagip man ang aking
camera ang aking mga sinampay. Ayun, kasi alam natin, tag-ulan, ang hirap magpatuyo. Yes. Okay, so, yan ang aking munting paikot dito sa aking third floor. At aayusin ko na po yung aking mga rubber tree. So, ito sila. Hindi ko pala sila naiano sa inyo, guys. So, ito sila, guys. Oh. Ang ganda ng kulay nila, diba? Ayan, oh. Mm. Ayan. Black Prince and Red Ruby. Ayan. Oh, diba? Oh. Yun yung kainaman, guys, ng tawag nito. Isa lang yung aking rubber tree. Yun yung kainaman na sinasabi na ikimarkot na lang, wag ikat. Kasi ang sabi nila, guys, kurutin mo lang daw ito eh. Tanggalin mo lang daw ito, oh, sabi nila, para magsasanga. So, parang ang pangit naman na dito lang siya magsasanga sa medyo malambot na ito. So, malambot siya, mahuya-huya, ayan, maganyan-ganyan. So, kailangan talaga, imarkot mo siya hanggang doon sa kulay brown, sa matibay, katulad niyang ginawa ko na yan. So, ito, pamarkot na ito, guys, malapit ko na imarkot ito. Yes, medyo madami lang tayong pinagkaabalahan ngayon. Ayan, umuulan na. Okay, guys, so ayan na nga, umaambun na. Medyo aabutan na naman, inabutan na talaga ako ng ulan. So, hanggang dito na lang po muna ang aking video. So, sa mga susunod na mga araw, magkakaroon po tayo pa din ng mga content dito. Though, mag-upload pa din po ako ng aking mga niluluto everyday, ulam everyday namin. So, sana magustuhan nyo din po yon ang aking mga niluluto-luto. Kasi actually, guys, kaming mag-iina, like yung babae ko, yung panganay ko, mahilig po talaga kami magluluto-luto. So, sabi namin, kapag hindi tayo available sa ating rooftop garden, so why not natin i-upload din yung pagluluto-luto natin. So, though, nasa ano na po talaga, kumbaga kung tutusin, nasa YouTube na po talaga kung how to cook, mga ganun yung mga expert po talaga. Pero, Gusto lang din po naming mag-share ng aming po mga everyday ulam, everyday niluluto namin. No, not everyday. Yung mga trip lang namin, syempre hindi naman namin po pwedeng i-ano yung mga pagkain na ano. Pero yung laswa po, yun po yung isa sa mga paborito po namin mga ulam talaga na niluluto. Yes, so okay. So sana magustuhan nyo din po yung aking mga i-upload na mga video about sa pagluluto po. So soon, abangan nyo po yung mga pag-visit namin sa mga iba-ibang mga garden. Yes, kasi yun po yung aming plano na mag-asawa ang mag-visit. So, nag-ano pa lang po kami para bumubuelo pa lang po para ma-share po sa inyo ang mga ideas ng mga gardener. Yes, so soon, sana. Hoping and praying. Yes, okay. So guys, that's it ang aking video sa ngayon. And sana nagustuhan nyo ang mga video na ito. Kung nagustuhan nyo po, guys, huwag nyo po kalimutang i-like at i-share. Pindutin nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga upload pa pong mga video. So, see you sa next video dahil andyan na ang ulan. Bye!